opinion. What is opinion? Una patada King Odin. Yes, live na po tayo, live. Hallelujah. Live po tayo. Wala pa nakakakita. Okay, buti na lang. Wala pa sila. Hello po. Andiyan na, may isa na dito sa Cavite. May isa na rin dito sa Bulacan. Okay. Kaya, Ate Sina namin, andiyan na. Sina, good evening din. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus is Lord. Hallelujah. Glory be to God Almighty. Hallelujah. Glory, glory, glory. Live na po tayo. Live na tayo. Nga, guys. And then, na-forward na dyan ni Ate Nat natin. Andyan din sa kabila. Yung mga youth natin, andyan na. Glory, glory, glory. Tuloy natin, share natin. Wala naman nag-live. Ha? Kung antayin nyo, kung may time kayo, live lang po kayo. No problem, ha? Saglit lang naman ito, eh. Ha? Alright. Yun na. Na-forward na ni Ate CJ. Okay. Now, let's go! Diyan na si Pastor sa kabila. Now, apunto tayo sa ating scripture. Hindi ko alam kung ano ang i-reveal ng Lord, pero mayroon ako naisip, i-reveal ng Lord sa atin. Hallelujah! Dito tayo sa Unang Korinto chapter 12. Ha? Kung hindi naman natin ginagawa ng ganito na serye, talon tayo ng tulon, marami pong baguhan na narinig nila kahapon, hindi na nila narinig ngayon, ay kung ako nalilimutan ko yung mga baguhan pa kaya. Na? So maganda itong inuulit-ulit natin. Chapter 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Sa King James Version, basahin ko po. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Profit, pakinabangan ng lahat. Withal, lahat. Ha? Ang kahayagan ng Espiritu, hindi po ito pang sarili lamang. Ito ay para sa lahat. Ha? Pakinabangan ng lahat. Kaya tayo hero. Alam yung hero? Alam yung champion? Ang champion po hindi lumalaban para sa kanyang sarili. Lumalaban siya para sa mga umaasa sa kanya na mapanalunan niya. Si Jesus Christ ay isang champion. Hindi po siya lumaban para sa sarili niya, Diyos siya. Ang nilaban po niya ay ikaw at ako. Nung napanalunan niya, sabi niya, all hail! Bumangi ang lahat! Hallelujah! Lumusot siya dingding eh. All hail! Yan ang sigaw ng kapanalunan. Sabi niya, humiyaw ang lahat. Panalo tayo. Ganyan po. Yan ang champion. Siya hindi lumalaban para sa kanyang sarili, kundi sa iba. So itong manifestation of the Spirit, para po ito sa karamihan. Hindi po para sa sarili natin. Kaya hindi po pwede kailanman ipagmamalaki ito. Ha? Alright. Verse 8. For the one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Kung napupunan ninyo yung serye natin kahit kahapon, ay naroon ang word of wisdom, naroon din ang word of knowledge. Ngunit ang pinapaksa natin ay itong pangatlo, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit. Verse 10, to another, the working of miracles. Mamaya makita natin mga working of miracles, ha? Working, working, working. Trabaho, trabaho, trabaho ng banal na Espiritu sa iyo at sa akin. So, trabaho, tinatrabaho po, ha? To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues, but all this worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severely
as she will. Si verily, ibig sabihin, sino man pinipili niya na kanya-kanyang pili niya sa kagustuhan niya. Alright, ngunit ang lahat na ito ay nasa Holy Spirit at ang Holy Spirit nasa atin, so ang lahat na ito ay nasa atin. Kung ka, saan ka nga lang maligaya, masaya, saan ka kumbaga masaya, kasi kung design mo ganyan, alam ng Holy Spirit eh. Kung design mo ay agila, ay lipad ka dun sa hindi kaya abutin ng mga ordinaryong ibon, at kaya naman ikaw ay nag-iisa karamihan, kadalasan, dahil hindi pa sila naging agila. Pag naging agila na sila, yun ang sinasabing success. Success is when you have influence your mind, no? Pag nahawa mo ang iyong kaisipan sa iba. Kaya ang Diyos ay success. Ang tawag niya doon, grace, divine influence. Nahawa niya ang kanyang kabanalan, naihawa niya sa atin. So success po yun. No? So, minsan, dito sa ating Kristyanismo, isa sa ating katauhan. Bahagi ng katauhan, ay ang honesty. Kaya sa mga millennial, tingnan niyo sa YouTube, may kanta na Honesty ni Billy Joel. Kanta niyo nga, Honesty is such a lonely word. Lonely word. Ang honesty kasi nag-iisa. So minsan, kapag naging honest ka na talaga sa salita ng Diyos at naging kamalayan mo, nag-iisa kang lumilipad. Pero hindi ka na lulungkot. Ang agila po, bihira o makita ang may dalawa. Kadalasan, iisa lang siya lumilipad. So, mga honest, sa salita ng Diyos, lilipad na parang agila. Ang hindi marating ng iba, narating niya. So, ang ating trabaho, dadive tayo sa baba, at ituro sa mga ibon na mababa ang lipad kung paano maging agila. Alright? Honesty. Ano ba? It's such a lonely word. Gusto ko yan. Yan lang sa mga millennial, mukhang hindi nyo na inaabot yun. Ha? Alright. Go, go, go. Ang ating pinaksa kahapon ay ang ating gift of the Spirit na faith. Part, ano na ba tayo kahapon? At tinatanong part na ba tayo kahapon? Ngayon, ano ba ito? Faith pa rin o working of miracles na? Whatever, tingnan natin mamaya. Yeah. Part, alam ko po yun, sabi ni Ate CJ. Oh, kantahin mo nga Ate CJ, i-record mo. Honesty. Gusto ko yung pag-bow ng boses ni ano eh. Ni Billy Joel, medyo matanda na si Kuya Billy ngayon. Such a lonely word. Parang agila. Lonely. Pag sinabi lonely, alone. Hindi po malungkot ha? Alone. You're flying alone. Kaya kung minsan, pag may mga Kristiyano na baba pang lipad, huwag ka sumama. Loob. No? Babain mo sila at paliwanagan ng greater truth ha? Para kasama mo silang lumipad. Part 6 po kahapon. Alright. So part 7. Tingnan natin. Gawin natin part 7 yan. Ay kaya? Eh? Ang ating alamin paano mabuntis. Eh? May mga turo tayo noon. Pinos ni Pastor Jack kanina. Ganda. Ako mismo na-revive. No? Pag nag-reveal kasi ang Panginoon, hindi nyo lang alam. Pag kayo balang araw naging teacher, naging didaskalos din. Kayo mismo dinadiagnose ng banal na espiritu. Kayo mismo nagsasalita. So kung minsan mga salita ninyo ang lumalabas sa bibig mo na galing sa puso mo na mula kay Holy Spirit, aba, nagugulat ka eh. Kaya kung kayo nang reviewin yung video mo, yung aral mo, si ikaw mismo ang pinatutungkulan nun eh. Kaya pag hindi mo naman review, nakakalimutan mo, operation. Tulad kanina, nabasa ko yung post ni Pastor Ajax, sa unga, no? Unga, no?
Pero nung nagturo ako, sa chat yun, sa chat. Eh, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Kahit din, ganun din kayo balang araw, tuloy-tuloy ang wisdom. Pero ikaw mismo magugulat ka. Oo nga, no, grabe. Oh, ganyan sa reviewin mo ng reviewin. Dahil kung hindi, buti pa iba na kinabang, ikaw hindi. Kaya gusto mo si Pastora Jack. Punta tayo sa, ano ba na pag-aralan natin? Yung faith na ito ay most holy faith. Na-discuss natin ang tabernacle ni Moses na ikaw. Ito ang outer court. Outer, labas ng holy place ito. Pero lahat yan, pati ito tinubos. No? Pagpasok sa outer court, bago pumasok, mayroong altar na tanso sa labas. Doon, ialay mo ang tupa mo. Si Kristo, inalay siya sa labas ng Jerusalem. Na? Ang Salem, ano yung Salem? Peace. Sa labas ng peace, Jerusalem. Ano bang Jeru? Tingnan nyo ako, ano meaning? Yeah? Salim, peace. So, sa labas yan ang peace. Walang peace doon, sa Golgotha. No? So, labas ng tabernacle. So, pagpasok mo sa outer court, eto, tubos to, kapatid. Dugo to, tubos to, butot, laman, tubos to, pati buhok. No? Yung mga Arabo dyan, huwag kayong mag-alala. No? Pati nalalagas na buhok, natubos yan. No? So, doon sa outer court, lahat tayo naroon. Pati mga saserdote at hari naroon sa labas. Ngunit mayroong kwarto, parang kamarig, parang bodega na may pinto. No? Pag may time tayo, sana anuin natin yun. Talakayin natin, ha? May labor doon, ano ibig sabihin doon, no? So, ikaw ito, no? Ito, kailangan holy place, most holy place, no? Kaya, sabi dito, sabi niya, ano ba na pangalanan natin kapon? Na sabi niya, teka, itong maling haka na ito, sandali, itakul mo to. Dahil kailangan makapasok ka sa most holy place, sa kabanal banala, no? Dito kaya yam. So may proseso din. Kailangan honest ka. Ibig sabihin, hindi ka corrupt. No? Such a lonely word. No? So ito ang ating pag-aaral. Huwag niyo sabihin na pinatatamaan ko kayo. Ang unang pinatatamaan dito, ako. Kung nandun kayo kanina sa Google Meet namin, ang ganda. Eh kung nasa pride tayo, hindi talaga tayo, hindi natin matatanggap yun. Anyway, pag may time tayo, ay talakayin natin yun ha. Punta tayo sa ating, para marami kayong mabasa ng Bible verses ha. Para bakit hindi nyo pa nabasa ito. May mga mababasa tayo sa Bible na kuminsan iniiwasan ng karamihan. Dahil akala nila ay, haka-haka, parang magic, parang hindi totoo, parang fairy tale baga. So, pray tayo. Abba, Daddy, hallelujah, salamat po sa paghuhugas mo sa amin sa pamagitan ng iyong kordero ng dugo ay walang simula at walang wakas. Dahil siya'y pinaslang na bago pa magsimula ang simula na may wakas ang sanglibutan ito. So kung siya ay pinaslang, naunawa namin, kung pinaslang siya at siya ay kordero, siya ay manunubos, at wala pang simula, wala pang wakas, wala pang langit at lupa, wala pang tao, at may meron siyang tinubos, naunawaan po namin sa aming mga pag-aaral na binigay mo, na wala siyang ibang tinubos kundi kami. Kami pala ay wala rin hanggan. Wala rin simula, walang wakas. At napatunayan namin sa Epeso 1 na pinili mo kami mula sa sarili mo
at hinanda mo kami para maging banal at walang dungis sa harapan mo sa pag-ibig sa gabing ito. Ama, salamat! At ang lahat ng ito ay naganap na dahil hinahanap mo ay ang naganap na. Kaya makikita niyo po sa amin, Ama, ng aming pinag-uusapan dito ay ang hinahanap mo na naganap na. Sa Ama, sa mga pananalita na ganito, maraming mga baguhan na maaaring hindi pa sanay sa ganitong pananalita. Dalangin ko, Ama, ng pananalita mong ito ay maunawaan nila ng malinaw dahil ikaw lang ang talagang the best magpaunawaan nito sa amin lahat. So, banal na Espiritu, Daddy namin, Aba, salamat sa paggabay mo sa lahat ng katotohanan sa gabing ito at sa kaunawaan. Jesus Christ of Nazareth, our head, aming ulo, kami ang iyong buto at laman, salamat at ang iyong kaisipan ang dadaloy magagamit namin sa gabing ito. Kaya, salamat, we're sold. It is done, Father. We bless you, we honor you, we give you all the glory sa pangaral ng aming buhay, ng aming katuwiran, ng aming katauhan, si Jesu Cristo ng Nazareth. Hallelujah. Angels of God, we dispatch you again in Jesus' mighty name. We bless you, angels of God. And do your works. Do your works. You know what to do. Amen. Hallelujah. Meron tayong babasahin at i-reveal sa atin ng Panginoon ang bagay na ito. Ha? Dito po sa Genesis chapter 30. Maring ay basa atin, hindi pa ito natunghayan sa atin pong alamin. Mga Tagalagi, Cavite, narinig na nila ito eh. Pero ang pagka-reveal ng Panginoon doon hanggang lang doon sa brim of water, kumbaga. Doon lang. Ang revelation po ay progressive. Ibig sabihin ng progressive, umasenso, umangat ng umangat. Ha? So kung ang revelation na ating alam noon hanggang ngayon yung pa rin, hindi nag-progress, ay lugi po tayo. Kailangan po ay mag-abante. Forward and upward, sabi ni Pastor Chris. Alright. So, dito sa Genesis chapter 30, tingnan natin, mayroong istorya dito. Tingnan natin itong si Jacob. Si Jacob. Si Jacob po, kung inyong alamin ito, ay sabi sa kanya ng kanyang papa na si Lolo Isaac. Sabi niya doon sa kanyang tauhan, punta ka doon sa kapatid ko, sa pinsan ko si Laban. Ha? Hanapan mo ng asawa ang anak ko. Huwag mo siya ihanap ng asawa na hindi namin kamag-anak, ha? Dahil ang lahi namin pinagpala. So, pumunta naman yung ano doon hanggang sa basahin nyo na lang sa Genesis, no? Nakita nga niya yung babae niyan. So, dinala niya si Kuya Jacob doon. Sabi niya, yun, ginabayan ako ng Panginoon ang maging asawa mo, gano'n. So, pumunta si Kuya Jacob. Abay, napaibig siya dito sa kanyang minamahal. Sabi naman itong si Laban na tatay nito, sabi niya magsilbi ka muna sa akin ng 7 taon bago mapangasawa ang anak ko. Ito na gusto ni Laban ay yung bunsong babae na anak ni Laban na nagustuhan ni Jacob. Okay. Itong Laban na ito medyo tuso. Aba, nakapitong taon na si Laban, sabi niya. Si Jacob, sabi niya, akin yung mapapangasawa ko. Nakapitong taon na ako. Naku, sabi niya, iho, nakalimutan ko sabihin sa iyo, sabi niya. Sa tradisyon namin, hindi pwede mapangasawa ang bunsong anak, yung munang kanyang ate ang dapat makapag-asawa. Diyan, ano gagawin ko? Hindi, ang una mo munang mapapangasawa, ang ate. So magsilbi ka ulit ng 7 taon.
So naka-14 na taon si Kuya ako. Eh sabi niya, teka, naka-14 na taon na ako, 7 taon dito, 7 taon doon kaya ganito. So dito sa verse 28 sabi niya. Kinausap niya ang kanyang, ang habang siya ay nagsisilbi kay Laban sa kanyang biyanan, lumago ng lumago ang mga bakahan, mga tupahan, yumaman ang yumaman si Laban dahil kay Jacob. So sabi niya, hindi, alis na ko. Sabi niya din sa verse 28. No? Nandiyan kaya? Genesis 30 verse 28. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin, ay, no. Doon tayo sa, atras. Verse 25. At nangyari, nang may panganak ni Rachel si Jose, na sinabi ni Jacob kay Laban, pagpapaalamin mo ako upang ako'y magaparoon sa aking dakong tinubuan at sa aking lupain, sabi ni Jacob kay Laban na kanyang biyanan. Sa King James, sabi niya, it came to pass when Rachel had borne Joseph. Si Joseph po, ito yung naging governor ng Egypt. Okay. So, sabi niya, na sinabi ni Jacob kay Laban, pagpapaalamin mo ako upang ako'y makaparoon sa aking dakong tinubuan at aking lupain. Sabi niya, papaalam na ako, dalhin ko mga asawa ko, mga anak ko. Doon sa aking, pupunta na ako, uwi na ako sa aking bayan. Aba, sabi ni Laban, dito ka, basahin natin ha. Ibigay mo sa akin ang aking mga asawa at ang aking mga anak na siyang kadahilanan ng pinaglingkod ko sa iyo na at papagpaalamin mo ako o papagalamin sa nila sinulat din paintulutan mo na ako umalis parang ganun ha. Sapagkat talastas mo ang paglilingkod na pinaglingkod ko sa iyo. At sabi sa kanya ni Laban, kung ako'y makasumpong sa bitnam ng biyaya sa iyo, nakisuyo rin, nakiusap kulit si Laban. Sa harap mo, sa harap ng iyong mga mata, matira ka, tumigil ka muna. Aking hapag na pagkilala na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo. So alam ni Laban na pinagpala siya dahil kay Jacob. No? Kasi nga, anak ni Abraham ito at pinamana kay Abraham ang buong bansa, na, ang buong mundo. At kanyang sinabi, sabihin mo sa akin ang iyong kaupahan at ibibigay ko sa iyo. Sabi niya, tumigil ka muna rito. Eh, pero kung sabi niya, hiningin mo anong gusto mong sweldo. So sabi naman ni Jacob ganito. Okay, sabi niya. Verse 29. Sinabi niya sa kanya, nalalaman mo kung paanong pinaglingkuran kita at kung anong lagay ng iyong mga hayop dahil sa akin. Kasi yung panahon na yun, hayop ang kumbaga ang pinakamagandang negosyo o ari-arian noon. No? Wala pa namang mga ari-arian, kundi lupa lang at saka mga hayop, yun ang talagang ari-arian. Biro magkaroon ka ng mga kamelyo, no? Matindi yun. So verse 30, sapagkat kakaunti ang tinatangkilik mo bago ako dumating, kakaunti lang naman ang mga hayop mo nung dumating ako At naging isang karamihan at pinagpala ka ng Panginoon saan man ako pumihit, saan man siya lumingan, puno ng kahayupan, ng kayamanan, kumbaga. At ngayon, kailangan naman ako maghahanda ng sa aking sariling buhay. Okay. Dahil may sarili na siyang pamilya, no? Verse 31. At sa kanya sinabi, anong ibibigay ko sa iyo? Sinabi ni Jacob, huwag mo akong bigyan ng anuman. Ayan ha, tingnan mga kapatid. Tingnan mga salita ng mga pinagpala. Yung marunong ng faith. Yung
most holy faith, ha? Huwag mo akong, sabi niya, bigyan ng anuman. Di mo kailangan ng anuman sa labas mo, kapatid. Di mo kailangan. Ha? Kung ito'y iyong gawin sa akin, ay muli kong papastulin at alagaan ang iyong kawan. Ay kung ito gusto mo, pwede magpastol uli ako ng mga kawan mo. Ngunit, dito ngayon, 32, dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis. Ibig sabihin, ang kulay, ano? Hindi puro. May mga batik-batik, may dungis, ibig sabihin, hindi pure na kulay. Kung puti, puro puti lang. Kung brown, puro brown lang. Walang halo, ano? Okay. At ang lahat na maitim sa mga tupa, purong itim lang. Ha? At ang may dungis at batik-batik sa mga kambing, at siyang magiging aking kaupahan. Are, sabi niya, pag ang itim na yan, na mga na puti, na may batik-batik, yung brown, may batik-batik, yung puti, may batik-batik, pag nanganak, yan, akin yan. No, naisip nila, ban, ang tanga-tanga nito, Jacob na ito, hindi ba niya alam na one in a million nangyayari yan? Na ang puti na tupa, manganak ng batik-batik, alos imposible yan. So, ngayon ako sasagutan, sabi dito, gusto ko yung verse 33, verse 33, basahin natin sa King James, ha? Gusto ko matandaan ito. Natin. So shall my righteousness answer for me. Tandaan niyo po ang righteousness. So shall my righteousness speaks for me or answer for me. Pag ikaw at ako po, hindi naniniwala na tayo righteous. Hindi po tayo makakalalang ng anumang mabubuting bagay. Ulitin ko po, ano ang righteousness? Ang righteousness ay right consciousness. Ang right consciousness ay tamang kamalayan. Walang tamang kamalayan kung hindi kamalayan ni ako nga. Kamalayan, kaisipan ni Kristo. Ang kaisipan ni Kristo, unang Korinto 2:16, ay umaandar lamang pag ikaw at ako naniniwala na ikaw ay matuwid, binanal, walang dungis. Ha? At ang righteousness o katuwiran mo, dahil ikaw at ako ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Pag umandar yan, walang anumang sandata na pwedeng manaig sa iyo. At lahat ng mga dila ano nagsasalita laban sa iyo, huhusgahan mo. Ibig sabihin na sa ilalim lang sila ng kapangyarihan mo. Dahil ang taga-husga, hukom. Ikaw ang hukom sa lahat ng sinasabi nila, husgahan mo. Pag nagpabangon tayo ng patay, husgahan natin. Gusto mo husgahan ng patay? Na mabuhay? Mabubuhay. No? Alright. So my righteousness shall answer for me. So ang sinasabi niyong my righteousness ay isang batas. Isang prinsipyo na binanggit ni Jacob. Ang bawat isa sa atin, kung babalik tayo sa New Old Testament, ang bawat isa sa atin ay may potential na maging si Jacob. Ha? Si Jacob, alam niya siya ay may righteousness. Kaya naghahari sa buhay ang tumanggap ng gift of righteousness, katuwiran. Tingin mo ba sa sarili mo matuwid o hindi, kapatid? Tingnan mo kung ano ang sabi ni Jacob dito. So shall my righteousness answer for me in time to come? Anong in time to come? This righteousness, itong katuwiran na ito, will create
In that time, sabi niya, your righteousness is answering for you. Ang iyong katuwiran ay sinasagot niya ikaw. Sagot ka niya. Siya sumasagot para sa iyo. Answer for me. Speak for me. So, sa in time to come, sabi niya. Tingnan mo anong time na tinutukoy niya. When it shall come to my hire before thy face, everyone that is not speckled and spotted among the goats and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. Tingnan mo, paano ibig sabihin. Gayon, ako sasagutin ang aking katuwiran sa haharapin, sa inaharap. Pagparito mo, iwan mo sa akin itong mga may na walang dunis, walang spot, puro ang mga kulay. Pagdating mo dito at hiniwalay ko nun para sa akin yung itong mga walang batik-batik, walang spot, ay ariin mong ninakaw ko. Ha? Parusahan mo ako na ninakaw ko yung iyo. Yan ang akin lang yung magiging mga anak nila na may mga batik-batik. Ha? So, sabi dito, gayon ako sasagutin ang aking katuwiran sa haharapin pagparito mo tungkol sa aking kaupahan na nasa harapan mo, yung lahat ng walang batik at walang dungis sa mga kambing at mga itim sa mga tupa na masumpungan sa akin ay maibibilang mong nakaw. Alright. So, itong sinasabing righteousness, honesty. Si Jacob, honest siya. Dagdating dito. Kahit hindi siya honest doon sa kapatid niyang si... Yung kakambal niya, sino nga kakambal niya? Sabi na nani, hindi naman si Jacob eh. Ang nanay, sabi, anak, pamamatay yung tatay mo. Pagbigbingin ng blessing yun. Umalis yung kapatid mo. Sabi niya, suot mo yung damit niya. Sabi niya, eh oo nga, pero hindi naman ako mabalahibo. Ako bahala doon. Lagi siyang balahibo dito. Sinuot yung damit ni... Sino kapatid niya? Sino nakaalala sa kapatid ni Jacob? No? Ba lumapit kay... Eh hindi na makakita si Lolo Isaac. Sabi, magdala ka na niluto ko. Yan. Kasi ang kapatid niya, nanghunting pa eh. Ano, kunyari. Sabi naman tatay niya, bah, ang boses si Jacob. Pero ang amoy at balahibo. Aba. Sino yan? Pati nalimutan ko sa pangalan. Kabilis mo naman bumalik, anak. Nakaluto ka kaagad. Upo. Mabilis ako nakahuli ng ano eh. Nang nahunting ko eh. Siya tinusun. Tinusuan yung kapatid niya kaya napunta sa kanyang blessing. Pero actually, sinanay niya talaga ang gumawa. Ang mahalang bunso eh. Mula noon, hindi na inabot ni Jacob ang nanay niya. Umuwi siya, wala na nanay niya. Alam mo kayo mga magulang, mga nanay, magiling kayo magsakripisyo sa sarili niyo. Makita na lang mapapabuti mga anak niyo. Di bali anak, umalis ka anak, hinahunting ka na kapatid mo. Iwan mo ko rito, ako sasagot ng lahat dito. Kung patay nila ako, mamatay ako rito. Humayo ka anak, lumayo ka. So, hindi na inabutan ni Jacob na buhay ang kanyang nanay. E kung minsan yun ang mga champion, no? Hindi sila lumalaban para sa sarili nila. Anyway, pag may time kayo, basahin nyo ha. At sinabi ni Laban, narito, mangyayari nawa ayon sa iyong sabi. Akala ni Laban, sabi niya, si Raul, itong Jacob na ito. Pero hindi niya alam, nag-agree siya. Nung sinabi niya, nag-agree siya, power of agreement, mangyari sana sinabi mo. Dahil hindi mangyayari yan eh. Na? Alright. So nag-agree siya. Verse 35. At hiniwalay ni Laban ng araw ding iyaon ang mga lalaking kambing na may batik at may dungis. Inilayo. At ang lahat ng babaeng kambing na may batik at may dungis,
Lahat ng mayroong kaunting puti at lahat ng maitim na mga tupa at ibinigay sa mga kamay ng kanyang mga anak at siya'y naglakad ng 3 araw ang pagitan kay Jacob at pinakain ni Jacob ang nalabi sa mga kawan ni Laban. 3 araw na lakad, kapatid, mahaba yon. Hiniwala niya yung lahat ng may batik, iniwan niya kay Jacob ang lahat ng may purong kulay lang at inilaga ni Jacob. 3 araw yung iniwala yung may mga batik. Kasi yung mga anak yung batik-batik din eh. Sabi ni Jacob, ang lahat ng solid ng kulay, iwan mo. Pag nanganak sila ng may batik, akin na yun, ha? No, sabi ni Jacob, naku! Okay yan! Sana nga mangyari yan. Natingnan niyo pa. Ito yung maraming hindi nagbabasa ng ganito kasi parang kwento sa comics, eh, no? Verse 37 na tayo. At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo at almendro at kastano at pinagbabakbakan ng mga titik na mapuputi. Binakbak niya. Ito mga sanga. No? Pag binakbak mo, lalabas yung mga puti. Kasi ang sanga parang brown, no? Nilagyan niya ng sinugat-sugatan niya para yung sanga na yun magkaroon ng mga batik-batik, kumbaga, lumabas ang puti. Doon sa brown na kulay ng sanga. Alright? At kanyang pinalitaw na ganoon ang puti na nasa mga sanga. Alright? Nakukuha niyo picture. At kanyang inilagay ang mga sangang kanyang binakbakan ng mga bangbang. Bangbang, okay. At sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman na pinaruroonan ng mga kawan upang uminom at nagaglihi pagka nagsisiparoon upang uminom. Okay. At nagaglihi ang mga kawan sa harapan ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dumis. Ang puro ang kulay ng mga hayop ng anak na may mga batik, ibang kulay. Nagbuntis ng mga may batik. Lahat ng anak nila may batik. Naglihi. Ang ating makukuhang aral dito, kapatid, dahil siya inangkin niyang siya ay righteous. May righteousness, may katuwiran. Umandar ito, type and shadow. Pattern sa mga may buhay Kristo, may buhay I am. Nung maglihi ang mga tupa, si Jacob yun na naglihi ng batik-batik. Ulitin ko. Sulat mga uli, Ate Sina. God created me by becoming me. God made me by becoming me. Nilalang ginawa ako ng Diyos sa pamamagitan. Ano nga, Ate Sina? Sulat mo nga uli. Nakalimutan ko sa Tagalog. So, pinaglihi ako ng Diyos sa loob niya at siya ay naging ako para mailalang niya ako. Parang ganun. Ano ka ba, Ate Sina? Sorry. Wala. Baka hindi naging siya, Ate Sina, na. God made me by becoming me. Ginawa ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging... Bas, Tagalog, come on. Naging siya muna siya. Ano yan? Sabi ni Ate Sina. So, nilikha ako ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging ako. Naging ako muna siya para niya malikha ako. Dito kay Jacob, nangyari din. Binuntis muna ni Jacob ang mga batik-batik na anak na mga hayop
Kaya na, buntis ang mga hayop. Hindi dahil doon sa sanga ng kahoy na ginawa niyang batik-batik. Ang ginawa niyang batik-batik ay siya. Si Jacob yun. Pati yung sanga na batik-batik siya yun. Sanga nga lang. Para mapatunayan na kung paano mag-create. Ang faith po ay ganyan. Lalo na ang most holy faith. Himala ang kanyang bunga. Working of miracles ang bunga ng most holy faith. Himala po yung nangyari na ito. Ito ang gusto ko makita natin. Nilagay ni Jacob yung mga sanga doon sa inuman ng mga tupa at mga hayop na may batik-batik. Pero yung batik-batik na yun, kinreate muna ni Jacob sa loob niya. Ibinuntis niya muna, pinaglihi niya, at ayun, ginawa niya. Faith without action is dead, kumbaga. Pero ang pagbubuntis ng mga tupa, si Jacob yun na binuntis niya mga batik-batik na maging anak ng mga tupa na ito o mga hayop na ito. Yan po ang principle of creation kung gusto natin mag-create. Kung marami tayong example, ano pa? Kung paano mag-create. Yun din ang nangyari sa aklat ng Genesis chapter 1 na naglalang ang Diyos. So kung minsan babasahin natin, hindi naman natin naunawan, para itong comics parang fairy tale ba? Yung totoo, ito ang type and shadow o sample sa atin kung paano ang sinasabing pananampalataya. Ito ang matinding mga pananampalataya po. Kaya tayo ay nakakapaglalang. So, ang lahat, sabi niya, nagsibuntis at ang nagnaglihi ang mga kawan sa harapan ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis. Now, gagawin ito ng iba, talagyan nila ng ganyan dahil nabasa nila. Ngunit ito po ay hindi po carnal mind. Ito po ang example ng mind of Christ kung paano mag-create. Na nasa atin na buhay ni Kristo. At ang mga, verse ano na tayo, verse 40. At ang mga korderong ito ay hiniwalay ni Jacob at inihaharap ang kawan sa dakong may batik. At ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban, sa kanyang ibinukod ang mga kawan ni Yarin at hindi isinama sa kanya, sa kawan ni Laban. At nangyari, na kailanmat maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay iniwalay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang upang sila'y papagliliin sa gitna ng mga sanga. Datapat, pagka ang kawan ay mahina, ay hindi niya inilalagay, kaya't ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. Yung mga matatabar, malulusog, napunta lahat kay Jacob kasi may batik. Ang mga walang batik na punta kay Laban. Datapot, pagka ang kawan ay mahina, ay hindi niya inalalagay at ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob. At ang lalaki ay lumagong mainam, si Jacob, ibig sabihin ng lalaki. At ang lalaki ay lumagong mainam, yumaman ng gusto, at nagkaroon ng malalaking kawan at ang mga aliping babae at lalaki at ang mga kamelyo at ang mga asno. Ba, pati kamelyo meron siya. So, may mga tauhan din siya.
Ito nga kung binasa, kung hindi natin naman na halungkatin, ito po ay parang fairy tale. Ngunit ito po ang paglalang ng Diyos. Binuntis muna, pinaglihi muna niya sa loob niya. Itong ating imagination, kapag bumaba ito sa ating mga puso, mabubuntis tayo. Pag sinabi natin, inaksyonan natin yung ating pinaglihi sa loob, may papanganak ito. So lahat ng sakop nitong pagbubuntis o paglilihi natin ay maging tayo. Kung ano tayo sa loob, yun ang nasa labas. So ang nangyayari, hindi mo kailangan ang nasa labas. Binibigyan si ni Laban. Sabi niya, huwag mo akong bigyan. Iki-create ko yan. So nangyayari nga, kapag sinabi binigyan, isa sa meaning noon na tinanggap mo na ganyan na ang nakikita mo sa labas. Binigay sa'yo, tinanggap mo na ganyan na lang ang buhay. Na may sakit ka, tinanggap mo. Huwag mong tanggapin, kapatid. Pag sinabi ng doktor, may sakit ka, huwag mong tanggapin. I-create mo ang kagalingan sa loob mo na ikaw. Saka mo makikita sa labas mo. Ganon din po ang karangyaan. Ang future na maganda. Kung kayong mga estudyante at mayroon kayong pag-asa pa mag-aral, ngayon pa lang, huwag mong tanggapin sinasabi nila na mahirap ka na. Hindi mo kaya yan. Na, huwag mong tanggapin yan. Inaalok sa'yo. I-create mo. Lalangin mo sa loob mo ang ikaw. Kung gusto mo puro spotted, sa krus eh. Nagka-spot-spot si Jesus Christ eh. Ng dugo niya eh. Para lahat ng spotted, pwede mo i-create. Ha? So, gusto ko yung pinos ni Pastor Jack. Ang ating kamalayang I am, nag-create po ng mga mabubuti at magagandang bagay dahil ang ating kamalayan, katulad ni Maria, ay virgin. Pag virgin po ang ating kamalayan, tanggap lang po siya ng tanggap mula sa mabuting balita. Kaya nabubuntis tayo ng mabubuting bagay. Kapag masamang balita ang tinanggap natin, hindi po tayo mabubuntis ng mabubuting bagay. So sa oras na tayo nasa kay I am, ang ating pong kamalayan, ang ating sinapupunan ay virgin. Wala po siyang limitasyon. Pwede tayong maglihi ng lahat ng gusto nating ipaglihi at ipanganak natin. Sa kwento ni Jacob, ay nangyari po na siya ay naging makapangyarihan, mayaman. Ala, sorry, we're having trouble playing this video. Ulo. Oh, Ate CJ, hindi sa akin yan. Nakikita ko sarili ko dito eh. Ganun ba? Ala, pinos ni Ate CJ dito sa ano. Alright. Wala naman, okay naman ako rito eh. Hindi pa maganda. Ganun ba rin sa inyo, Ate Sina? Diyan sa kabila? Ako nakikita ko mukha ko eh. Mayroong anim na nakikinig dito sa bandang Bulacan. So, ang atin lang dito ang pinatutunayan na hindi po nangyari kay Jacob yun dahil sa para sa kanya lang. Yun ay pattern ng lahat ng pananampalataya kung paano mag-create. Ay nakakapag-create lang po si I am. Kaya kung nga, ang most holy faith natin nag-create po ito ng kamangha-mangha na creation. Hindi daw po, sa'yo lang yan, Ate CJ. Now, gusto ko maalaman natin okay, sa'yo lang yan, Ate CJ. Sa internet mo, siguro. Marami tayong dadagdag sana, ano?
mag-alas 7 na, meron tayong may dadagdag sanang magaganda. Ngunit gusto ko tumutok tayo dito na lahat tayo ay potensyal na si Jacob. Ha? Gusto mo maging Jacob dahil lahat tayo lahi ni Abraham, higit pa tayo kay Jacob actually. Dahil si Jacob lahi ng physical na Abraham. Ikaw at ako lahi ni Abraham sa pamagitan ng Diyos, si Kristo Jesus mismo. So kung alam na natin sana kung ano ang Kristyanismo, hindi po tayo sasama sa mga kaisipan nang umaasa lamang sa kaisipan ng tao lamang. Kaya sabi nga ni Pastor Jack minsan, may post niya dyan, andyan sa Bible, na kung sa buhay na ito lang, life, living soul, lahi ng unang Adan na buhay, tayo umaasa kay Kristo, kaawa-awa tayo. Yan nangyayari sa karamihan sa atin. Umaasa ka lang sa itaas. Huwag ka bumitaw sa Kanya. Ayun, nalagutan ng hininga. Bakit? Hindi po ganyan ang mundo ngayon. Ang mundo po ngayon, ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin ang desisyon. Narito sa amin, dala ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Pumili ka. Pero sinasabi ko sa iyo, piliin mo ang buhay. Huwag mo iasa sa Kanya. May salita ang Diyos eh. Never na ang Diyos ay naglalang nang hindi niya ginagamit ang kanyang salita. Gusto ko basahin natin, ha? Sabay, basahin natin. Sana po makinig ang mga umaasa lang sa itaas. So, dito tayo sa awit. Dito tayo magtapos. Awit 129, kung tama ako. Psalm 129, kung tama po ako, ha? Andito ko lang Bible ko. Sa Bible ko, hindi ako nagkakamali. Kailan man. Talagang pagkasama ko yung Bible ko. Hindi ako nagano. Hindi ako... Sabi niya dito, no, mali ako. I think it's 149. Tignan niyo kayo sa awit, ha? Psalm 119. Psalm honesty, such a lonely world, everyone is so empty. Nah. Honesty. Ito, hanapin ko dito. Psalm 138. Sorry, 138. Gusto ko po makuha natin ito. Awit 138. Andiyan po kayo. Awit 138. Psalm of David. Sa King James Version natin basahin. This is a verse 2. I will worship toward thy holy temple. Here ang holy temple. Ha? Ito, panahon na ito, sinasabi ni David,
maharap sila doon kung saan ang Jerusalem. Doon sila worship, kung malayo sila. Ang ganyan yung ginagawa ng mga Muslim. Saan ang Mecca? Doon sila haharap at tuwad sila ganun, na? Dahil dito sa sinabi na ito ni David. I will worship toward the holy temple. Asan ang holy temple ngayon? Di ba ikaw na? Ikaw na ang templo ng banal, 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 holy na Diyos. So ikaw ang holy temple. Hindi man siya pwede tumira sa hindi holy na temple. Dahil siya ay holy. Ang temple nagiging holy because siya nakatira sa kanya. So ikaw ay holy. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. Minamagnify mo, sa Tagalog paano pagkasabi niya? Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Hindi sinabi kaysa yung buong kamalan, pangalan. Thou hast magnified thy word above all. Higit na mataas mong ginagalang, ginadakila ang iyong salita kaysa sa lahat mong pangalan. Ano ang pangalan ni ako nga? Ano mga pangalan niya? Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shikino, na? Yahweh El Shaddai. Ha? Sabi dito sa Salmo, higit sa lahat ng pangalan mo, itinataas mo ang iyong salita. Sino ang salita? Si Kristo Jesus, nagkatawang tao sa iyo. Eh ikaw na nagkatawang tao, buto at laman ni Kristo, higit kaysa sa kanyang pangalan ang desisyon mo, kapatid. Hindi natin inalipusta ang Diyos. Ngunit ng katawang tao na nagsalita sa iyo. Kaya sabi niya, ito ang buhay, ito ang kamatayan, ito ang pagpapala, ito ang sumpa. Ikaw ang pumili. Dahil I magnify my word above all my personality. Above all my name. Pag sinabi above all my name, lahat ng katauhan niya, itinaas ka niya pagdating sa mundo. Dahil ikaw ang salita. Ikaw si Kristo. Ikaw ang may buhay Kristo, buto na at laman ng salita na nagkatawang tao. Sabi niya, ikaw, pagdating sa mundo, anak, asa lang ako sa iyo. Anong pakawalan mo sa lupa? Susunod lang ang langit. Anong paintulot mo sa lupa? Susunod lang ang langit. Dahil I magnify my word above all my name. Kaya ang Diyos, hindi po pwedeng makatulong sa iyo at sa akin pag sinabi mong, Diyos ko, pagalingin mo ako. Kaya sabi ng Diyos, I magnify my word above all my personality. Itinataas ko ang aking salita higit sa lahat na aking katauhan, aking pangalan. Sinabi ko, pinagaling na kita. Hindi ako pwedeng maging mataas pa doon. Mataas ang salita ko sa akin. Kaya tawag sa kanya, honesty, faithful. Such a lovely word. Kasi faithful, honest po ang Diyos. Hindi niya pwede kontrahin ang kanyang salita. Pag sinabi mo, Lord, pagpalain mo kami, ang dami kumalat sa buong mundo, ang panalangin ni Jabez. Bless me indeed, Lord. Bless me indeed. No, kapatid. Iba si Jabez. Iba ka. Ikaw ang nasusunod sa mundong nakikita. Ang sabi niya, pinagpala na kita. Huwag mo sabihin sa kanya na pagpalain ka pa. Nagawa na niya. I-create mo, buhin mo ang batik-batik na gusto mo, at ang lahat na makikita mo, ikaw yan. Anong gusto mo? Batik. Ha? Anong gusto mo? Batik ng kagalingan. Batik ng negosyo na kumikita. Batik ng bahay.
ipaglihi mo at makita mo sa labas. He magnifies His word above all His name. Tinataas niya ang kanyang salita higit sa lahat ng kanyang pangalan o katauhan. Eh sino ay nasalita sa mundong ito? You are the walking epistle of God. Nabasa niyo ba yan? Ikaw ang lumalakad na salita ng Diyos. Dalang salita na si Kristo Jesus, nagkatawang tao na sa iyo at sa akin. Ikaw na ang buto at laman ng salita na nagkatawang tao. Dahil diyan, anuman ang katawan ng Diyos, hindi na pwede umubra dahil ikaw na ang kapuspusan ng Diyos. You are the fullness of the Godhead na ang buhay mo, Kristo. Sa kay Kristo, ang kapuspusan ng Diyos Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo. At iyan ang buhay mo. So itinataas ng Diyos yan. Ginagalang niya yan. Kung hindi mo yan gagamitin, ano laban mo sa mundong ito? Wala. Anong klaseng buhay meron tayo? Uwi tayo sa langit. Wala naman tayong nagawa dito ang himala. Wala tayong batik-batik na naipanganak. Ha? So, He magnifies His word. Who is the word? Sino ang salita? Ay Diyos. Ang salita, nagkatawang tao at nanahan sa atin. So, hindi pwede kumpirin ng Diyos yan. Alam mo ba na anak ka ng Diyos? Nagpahinga ang Diyos sa kapitong araw. Sabi niya, anak, ikaw na. Pahinga na ako, anak. Lahat ng authority sa langit at lupa, binigay ko na sa iyo. Lahat ng susi, binigay ko na sa iyo. Ano man ang buksan mo, bahala ka, anak. Lahat na sa harapan mo. Batik-batik at hindi, na sa harapan mo. I-create mo, anak. Buksan mo. Isara mo, gusto mo. Gusto mo wag manganak ng batik-batik, isara mo. Mahina siya. Iiwalay mo. Yung mananakas ang gusto mong paanakin ng batik-batik, iiwalay mo sa kanan. Na ginagalang ko ang salita ko, higit kaysa katawan ko. Higit sa lahat ng kong pangalan. Dahil ang salita na nagkatawang tao ang binigyan ng lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya bawat tuhod luluhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Dahil sabi niya, dahil doon sa ginawa ng salita ng katawang tao, ibinigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Si Jesus. Yan ang tangan-tangan mo. Yan binanggit ni Emmanuel Ene ang salita, pangalan ng Jesus, nahulog siya sa bangko. Nahulog talaga si Emmanuel Ene. Nung naging Kristiyano siya, nalaman niya, kaya naman pala. So kapatid, binanggitan natin sarili natin. Tatawanan pa ba natin ang kapangyarihan ng ating sarili? Huwag na, huwag na. Huwag natin balikan yung dati. Alright? Maaring hindi pa natin nagawa ang ginawa ni Jacob. Pero darating ang panahon, ibang Jacob na, ibang nagawa mo. Pero, na, sapawan mo pa ang ginawa ni Jacob. Amen? Kapatid, lagi lang paarala ito sa atin. Na tayo talaga lahi ng Diyos. Katulad talaga tayo ng Diyos. Binigyan niya sa atin ang lahat ng kapuspusan niya. Dahil masaya siya eh, nang makabawi. Masaya siya bumawi ka rito araw-gabi. Umiyak ang lahat ng kalaban. Torture sa kanila ito, kapatid. Pag nakita ka nila, nakamalayan mo si Ayam, torture sila talaga. Yan ang gustong-gusto ni Ayam. Yung sabi niya, puspusin kita na sarili ko. Para pag naalaman mo paano gamitin ito, lahat sila, sisingalipin lahat, natutorture araw't gabi. Amen? Hallelujah. Father, salamat po ulit sa iyong most holy faith na tinuro mo sa amin sa gabing ito. Na-remind uli kami ng lahat pala ay nagagawa namin walang imposible sa amin dahil ang pananampalataya naging realidad sa amin. So, Ama, salamat po at pinagpapala natin ang lahat na nakikinig
Guys, we bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, we bless you. Receive it. In the name of the Father, sa katauhan ng Ama, sa katauhan ng Anak, at Banal na Espiritu, nire-release ko ang blessing sa inyo. Tanggapin niyo ito. Na si I Am ang nagsalita. Amen. You are healed, guys. You are healed. You are whole. Now, in Jesus' mighty name. Amen. Father Almighty, salamat po, Daddy, Abba. I give you all the honor and the glory. Sa pangalan ng aking katuluyan na ikaw din, aking buhay na ikaw din, aking katauhan na ikaw din, kay Kristo Jesus na aking Panginoon, aking ulo, aking kaisipan, at aking buhay. Amen. Guys, you are truly blessed. Truly blessed. Totoong blessed kayo. Huwag kayo humiwalay doon. Your righteousness shall speak for you. Tandaan mo, hindi ikaw ang magsasalita, kundi ang righteousness mo na si Kristo Jesus ang magsasalita para sa iyo. Pag naniniwala ka na ikaw ay binanal, righteous, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan, inako siyang makasalanan ng kanyang Ama para ikaw daw may katuwiran ng Ama kay Kristo Jesus. Let that righteousness speak for you. Amen? Pag may nagsabi niyo ikaw, bisa-bisaya ka nun ikaw, wala kang pinag-aralan. No, let my righteousness speak for me. Let my righteousness answer for me. And my righteousness shall answer for me in the right time. Amen? Tandaan niyo po yan. Glory to Jesus. Amen. See you guys. Good night. See you.